Sa panahon ngayon ng social media teknolohiya, napakabilis ng mga nangyayaring pagbabago. Ang uso noon, hindi na ngayon. At ang pwede noon, maaring hindi na pwede ngayon. Pero isa lamang ang tanging bagay na hindi maipagkakaila. Ang lahat ng tao, whatever generation they're from, ay gustong malaman ang totoong dahilan at direksyon ng kanyang buhay. Minsan nga sa kakahanap natin ng rason o ng purpose for life, we subscribe to things that in the end mean nothing at all. Ang mga material na bagay sa mundo, ang kasikatan o palakpak ng mga tao, these are the many things that people think will fill the void in their heart. Whenever we want to feel happiness, more often than not, we buy things to make us happy. It could be something like the latest cell phone, which in 6 months won't be the latest anymore. Then we realize, balik na naman tayo sa simula. Maghahanap na naman ng meaning at purpose sa mundo. In today's passage, mababasa natin ang sinabi ni Jesus sa isang Samaritana nang magkita sila sa may balon. Jesus told her, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Hindi nakilala ng babae ang kanyang kausap na ang lalaking nasa harap niya ay ang pinakahihintay na niyang answer sa matagal na niyang hinahanap. Naghahanap ka ba ng solusyon sa iyong hopelessness, kapatid? O hindi kaya happiness na di na ibibigay ng kahit anong material na bagay sa mundo? Sawa ka na ba sa mga bagay that only give temporary pleasure na madaling malaos? Ang Panginoong Jesus ay hindi nalalaos. He is the same yesterday, today, and tomorrow. He will continue to be relevant in your life. Gawin mong uso ang Diyos sa iyong buhay, and He will give you meaning. He will also satisfy your thirst for the kind of love that will never end. Manalangin po tayo. Lord Jesus, lumalapit ako sa iyo. Tanggalin mo ang kalungkutan sa aking puso. Sinusuko ko na ang buong buhay ko sa iyo. Take control of my life, Lord Jesus, I pray. In your name. Amen. Apply po natin ang passage. Think of the things na madalas nating ginagawa na hindi naman talaga nakakatulong sa ating buhay. Surrender these to Jesus. And like the Samaritan woman, tell others about it. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." John chapter 4 verses 10 to 11 and 13 to 14. Thank you for joining us for this episode of Tanglaw. I'm Mari Kaimo. God bless you.